Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Magandang araw! Isang bagong paglalakbay na naman mula sa kaban ng mga kwento ng bayan ko, ang ating pagsasaluhan ngayon. Ako nga pala si Teacher Danica Joy Guevara na maghahatid sa inyo ng mga kwentong kapupulutan ng aral. Ang babasahin ko ngayon ay isang kwentong tungkol sa isang batang nabubulag. Bakit kaya siya nabubulag? Alamin natin. Na pinamagatang, nabubulag na naman ako. Isinulat ito ni Erwin M. Malyari, Dinalupihan District, SDO Bataan, at iginuhit naman ni Mark G. Asuncion, Talavera South District, SDO Nueva Ecija. Binigyang buhay naman ito sa anyo ng audiobook ni Danica Joy Guevara at Erwin M. Malyari, Dinalupihan District, SDO Bataan. Handa na ba kayong maglakbay sa kaban ng mga kwento ng bayan ko? Halina't makinig! Taya! Ikaw naman ang taya, Toto! Sigaw ng aking kalaro habang nakatulala ako sa mga bagong sabit na ilaw sa plaza. Iba't ibang kulay, iba't ibang hugis at patay-sindi ang mga ito na animoy sumasayaw. Ang saya! Sobrang saya talaga sa plaza! Tuwang sigaw ni Toto. May nagkwekwentuhan at nagkakamustahan. Kumakain ng ihaw-ihaw, lalo ng paborito kong isaw. May naglalaro at naghahabulan sa ilalim ng buwan. Kasayahang walang katapusan. Toto, ang tatay mo nandito na! Sigaw ni Dylan na aking kalaro sa habulan. Bigla akong napahinto at napaisip. Ayoko munang umuwi. Bakit ba ayokong umuwi? Ayoko munang umuwi dahil saya ko'y mababawi. Ayoko munang umuwi dahil sa sigla ako'y napapangiti. Ayoko munang umuwi dahil isinasayo ko pa ang paghalaw ng mga ilaw. Ayoko munang umuwi dahil gusto ko pang tikman ang masarap na inihaw. Ayoko munang umuwi dahil sa mahabang kwentuhan kahit di pa naghahapunan. Ayoko munang umuwi dahil gusto ko pang makipaghabulan sa aking mga kaibigan. Ayoko munang umuwi. Bakit ba? Ayoko talagang umuwi. Toto, tara na at uuwi na! Sigaw ng aking tatay. Dali-dali ko namang isinuot ang tsinelas ko na nakasuksok sa aking mga braso. Patakbo kong sumalubong sa aking tatay na basa ng pawis. Bakit kaya maagang natapos si tatay? Pabulong kong tanong sa aking sarili habang tinitingnan ko ang pala niyang bitbit na gamit sa paghahalo ng simento. Tay, bakit ang aga mong dumating? Kulit kong tanong kay tatay. Toto, bilisan mong maglakad at huwag ka nang magtanong, sabi ni tatay. Habang naglalakad pa uwi, nawawala ang mga kulay na nakikita ko. Heto na, mabubulag na naman ako. Ayokong mabulag. Ayoko munang umuwi. Sa huling sandali, bago mawala ang lahat,
Lumingon ako sa likod upang tingnan ang plaza na nagbigay sa akin ng saya. Sa bawat hakbang ko, nawawala ang kulay ng mga damong natatapakan ko. Sa bawat punong nadadaanan ko ay tanging kulay abong nasisilayan ko. Dahan-dahan naming tinatawid ang tulay na iisang kulay. Dahan-dahang nagiging itim ang lahat hanggang sa tuluyang dilim ang bumulag sa akin. Tatay, wala akong makita! Sigaw ko. Sandali anak, eto na! Sabay bukas sa maliit na ilaw ng kulay pulang lighter. Munting ilaw na nagbigay liwanag sa aking mata at nagbigay gabay sa aming daraanan. Ang hirap talaga kapag sa itaas ng bundok ka nakatira. Buti na lang, sa gabing ito ay may libreng liwanag ang buwan. Sa aming pag-uwi, nakita ko mga naglalarong alitap-tap sa ilalim ng puno ng mangga. Tinulungan din kami ng mga bituin na mukhang maliliit na ilaw ng lighter, kahawig ng ilaw namin ni tatay. Malayo man ang aming lakarin, ay natutuwa naman ako sa aking nakikita. Ilang sandali pa, heto na at kaagad kong natanaw ang aming munting bahay na gawa sa kawayan. Maliit man at walang kuryente upang magbigay ng liwanag, punong-puno naman ang pagmamahal ni nanay at tatay. Nanay! Masayang sigaw ko habang sumasalubong ang aking ina na may dalang kandila na maliit pa sa pulang lighter ng tatay ko. Sa pagkakayakap ng aking nanay, pakiramdam ko ay unti-unting lumiliwanag na ang paligid ko. Malayo sa nakabubulag na kanina ay dinaanan ko. Kahit nagtitiis kami sa isang maliit na gasera na gawa sa lata ng tuna at bote ng palaman, kapag dumidilim na, hindi ako nahihirapan dahil sa pag-aalaga ni nanay at tatay. Nakakabulag man ang dilim, pero ang pagmamahalan ang nagbibigay liwanag sa aming buhay. Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa anim ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig at matuto.